God doesn't care about me. No? Parang gusto nating gawin ang gusto nating gawin dahil parang na-feel na natin parang hindi sumasang-ayon ng Diyos sa atin. Kaya yung iba, maaring nag-yield sila sa temptation, sa pangangalo niya, at nagiging depressed na mag-isa, at nandun na yung kasinungalingan na na nilalagay sa isipan natin ng Diablo ng pagiging intimate sa isang tao ay bibigyan tayo ng kasiyahan ng higit na sa'yo na ibibigay ng Diyos. Kaya pinagpapalit ang Diyos doon sa relasyon na hindi binasbasa ng Diyos sa pakikipagpangangalo niya nga, yung hindi mo siya karelasyon. So not people think of themselves as someone who believes lies. So every time we don't trust God, hindi tayo nagtitiwala sa sinabi ng Diyos sa atin, gaya ni Eva, tayo naniniwala sa ibang bagay nang higit doon sa sinasabi ng Diyos. At yun ang mga kasinungalingan tinatanim ng Diablo, kaya't ang mga tao ay patuloy na nagre-rebelde at lumalaban at nagdi-disobey sa kagustuhan ng Diyos. For example, yung emotion, if I get angry when I'm struck in traffic, it's because I don't trust God, no? So, yan yung mga example na sinasabi ko nina na binigay ng author ng mga nangyayari sa araw-araw. I believe the lie that God is not in control or that His purposes for me are not good. If I overwork, it's because I don't trust God. Because I believe the lie that I need to prove or justify myself. Parang inaasa mo na lang lahat ng bagay sa sarili mong lakas. Kung hindi ka magtatrabaho, ay magugutom ka. Nawala sa picture ang Panginoon, walang Diyos. Although hindi naman yung hindi ka na magtatrabaho. But of course, ito yung radical view of sin. No? It means many of our negative emotions are sinful because they are symptoms of unbelief. Kaya nga yung mga matitinding kasalanan at pinagugatan ng kasalanan, whenever we're depressed or bitter, it's because we believe God is not being good to us or that He's not in control. Sabi sa Romans 14:23 na whatever does not proceed from faith is sin. So many Christians think of themselves as unbelievers. After all, we normally use the term to describe people who aren't Christians at all. Karamihan sa atin can happily endorse the creeds of our church. But our problems rarely arise dahil sa kawalan ng paniniwala in a confessional or theoretical sense. Okay, nababanggit na yung mga word dito na mga confessional, kinoconfess natin na tayo ay naniniwala sa Diyos, pero pagdating ng mga problema,
doon sa gusto natin, the way na yung ating paniniwala sa Diyos, nawawala na yung hindi natin napapanindigan yung ating pananampalataya. Kunyari, on Sunday, we sing about our belief na we are justified by faith. Kino-confess natin, no? That is confessional faith. Pero pagdating ng Monday, ay nararamdaman pa rin natin to prove ourselves. Yan yung functional belief, disbelief. Na I may believe I'll be acquitted on the day of judgment, but I still want to justify myself in an argument tomorrow. So, yan yung mga dalawang lumalabas sa kaisipan natin. Yes, parang Christian tayo, we confess that we are justified, but pero yung pag may problema na, or meron tayong situation, or we are in the situation of being tempted, or temptation, nag-yield tayo doon sa temptation. And that is cause, yun yung sinasabi niya na yun ang pinagbumulan o yung pinagbumulan nun ay dahil sa kawalan natin ng pagtitiwala at paniniwala sa salita ng Diyos. We confess and yet we still get anxious when sa tuwing hindi na natin control yung mga nangyayari sa buhay natin. That's why ito po yung sanctification, no? Yung progressive narrowing of the gap between confessional faith and functional faith. Nagpa-function yung faith natin even in the situation sa tulong ng Panginoon na tayo ay titiwala pa sa Panginoon even we are in crisis, even we are in sickness, no, hindi nagsusway yung faith natin sa Panginoon. So sabi dito, the truth shall set us free. So we need to recognize, sabi nga, recognizing that behind every sin is a lie that only gives us a radical view of sin, it points us to the road out of sinful behavior and emotions. That road is trust in God, no? Yan po, kaya nga yung ating buhay Kristiyano, yung nga, we are reformed, nire-reform tayo araw-araw, binabago po tayo ng Panginoon. Gaya na sinasabi dito sa Proverbs 4:18-23. The path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until full day. The way of the wicked is like deep darkness. They do not know over what they stumble. My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Kaya sa mga nakakarinig po dito, sa mga youth natin, ito po yung key na kung paano pagtiwala ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi nga, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. So you let them not escape from your sight. Keep them within your heart. So
ang keyword itong verse na ito sa ating pong key verse ito pong binasa natin. To keep our hearts pure, ito yung bantayin po natin yung ating focus sa salita ng Diyos, yung ating buhay na nagtitiwala sa Diyos, even in sickness or in health, para mag-asawa na talagang nandun yung paniniwala mo sa salita ng Diyos, hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Dahil kapag bumitaw ka, doon pumapasok si Satanas, binibigyan tayo ng alinlangan at napapalayo tayo sa Panginoon. And Proverbs describe the road of trust in God as like the light of dawn. No, liwanag siya sa panahon ng kadiliman. Maybe you feel if you're in darkness, trapped in your behavior with negative emotion weighing heavily upon you, no, seeing them as symptoms of unbelief can be like the first gleam of dawn. Hopes dawns with the realization that the answer is found in looking to God. It's a long road that takes a lifetime to travel. But with every step, the light of God's goodness shines brighter and brighter until full day. We follow this road of paying attention to the Word of God. God's Word is our map. The gracious promises of God give true life and health. The truth will guard our hearts and therefore our lives. Kanina, talagang as a testimony, no, talagang ito rin po yung natuwa po ako na kung bakit ito pong chapter 5 nito na about what truths do you need to turn to. Tuwan-tuwa po ako na ako po yung na-assign dito kasi nag-minister po itong ating topic nito sa akin. Sometimes di mo na alam kung gagawin mo dahil sa na para kang na-stuck sa kadiliman. And naniniwala tayo na pag tayo sumunod sa Panginoon, daranas talaga tayo ng pagsubok at mga testings sa buhay Kristiyano. At ito yung test sa atin kung matatag tayo or mag-aalinlangan tayo sa Diyos. Kung paninindigan natin or tayo'y magtitiwala sa Diyos. Actually, yung word paninindigan is focus pa rin yung sa self. Eh. Dapat yung fully trusting God in despite of you are in the midst of darkness. And you embrace God's promises na ang Panginoon lang po ang siyang pagbibigay sa atin ng kaginawaan or liwanag doon sa panahon ng kadiliman. Ganun din po sa Jeremiah 17 verse 5 to 8. Ganda rin po ng verse na ito. Thus says the Lord, curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. He is like a shrub in the desert and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when here comes
For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought. For it does not cease to bear fruit. And this is how, kung artist ako, parang gusto kong i-paint ito eh, no? Talagang isang magandang puno, no? Sa bati, sa tabi ng bati, sa tabi ng tubig. Napakaganda. Malago. Dahil po sa sagana sa tubig, yung puno. At yung kanyang mga roots ay lalong nagiging stable dahil lumalalim. So, Jeremiah uses a different picture. Ganun din describe ni Jeremiah yung mga nagtitiwala sa Diyos. Pero yung mga hindi na naniniwala sa Diyos ay, sabi nga eh, sumpain, or curse is the man who trusts in man. Or makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. Ayan, nagiging unti-unti nang naging malinaw sa atin. Nais ng Diyos sa Kanya lamang tayo magtiwala, hindi sa tao, hindi sa ating sariling lakas. At kung tayo magtitiwala sa Diyos, gaya ng puno na ito, ay ganito yung ating larawan bilang mga mananampalataya. Maybe that's how you feel as if you are running on empty. Parang kinakapos ka sa material things o mga kailangan mo. Parang kulang pa rin sa'yo or something, nag-creep ka. Parang yung feeling mo, yung buhay mo ay walang bunga, pointless. So God says that people who trust in Him are like trees planted by water that never fail to bear fruit. That doesn't mean they have an easy life. The scorching heat comes on them. Yung matinding init, no? Itong taon na ito, sinasabi na magkakaroon ng El Nino, magkakaroon ng abnormal yung init, mas matindi raw. At magkakapusin ng tubig itong taon na ito because of the matinding El Nino. Sa katotohanan, yung sa baba nga po ay binabalita na mainit talaga sa baba, no? At least we are here in Baguio, still feel the cold, yung malamig paggabi or during the day. Pero sa ibang lugar po ay talagang nararamdaman po nila yung init. So, sabi nga, kung tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Diyos, yung ating mga roots, lalo pang lumalalim at kumakapit sa lupa. Because of the refreshing waters of God's Word, kung tayo'y laging nasa salita ng Diyos, ina-embrace natin bawat pangako ng Panginoon. Faith in God sustains them and keeps them fruitful in the midst of adversity. So, everyone who commits sin is slave to sin, says Jesus, John 8:34. So, people feel trapped in their negative behavior or emotions. Kaya ito po yung ating winiway or tinitimbang sa sarili natin bawat araw, yung puso natin kung tama ba sa Panginoon. Minsan biruan, meron po akong dalawang kasama palagi. Tatlo kami, parang ganon, na parang we talk. Parang binibiro-biro ito yung biruan sa ano namin, mga kalalakihan. But
Of course, isa lang tayo at ang pag-analyze natin sa mga bagay-bagay dapat biblical or based on God's truth. So, minsan hindi natin nararamdaman yung change, no? Hindi natin nararamdaman yung nagbabago tayo sa Panginoon, sa harapan ng Diyos. At hindi natin kayang baguhin sarili natin. Pinipilit natin baguhin pero hindi nangyayari. The more na parang sumasablay tayo. Because yung behavior natin, yung heart natin, is still nandun pa rin yung kasalanan. Sabi ni Jesus, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. In John 8:31-32. So, kung tayo ay nagkakasala, ay tayo alipin ng kasalanan, pero ang palalayain tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung mga tanikala, nakatanikalang mga nagpapabigat sa atin, sa puso natin, sa buhay natin, ay mapapalitan ng kapahingahan sa Panginoon. Just as lies about God lead to the slavery of sin. Yung mga kasinungalingan na sinasabi ng Diablo na mga hindi totoo tungkol sa Diyos. Kakaroon ng mga tao ng alinlangan sa salita ng Diyos. Pero yung salita ng Diyos ay palalayain tayo ayon sa Galatians chapter 5 verse 1 and verse 13. The truth that set us free is the gospel. Sabi nga, if you hold my teaching, freedom is found in the truth that we were made to worship God, to serve God, to trust God. Kaya nga, freedom is found in acknowledging that we are responsible for the mess we have made of our lives. Pagbabayaran natin yung mga kasalanan natin. And that is the miserable condition of man. Yung mga kasalanan. Yun yung matinding problema natin. That our problems are rooted in our hearts. That we deserve God's judgment. Kaya nga, we need that, we desperately need God because of that miserable condition, yung kasalanan. And now, God showed us, no, pinakita sa atin sa salita niya, manatili tayo sa kanya, keep my commandments. Kaya nga, yung mga tunay niyang mga disipulo ay patuloy na nag-aaral at gusto nag-i-stop na mag-aral ng salita ng Diyos dahil doon nagsisimula ang kalayaan, makilala pa ang Panginoon. Kaya, freedom is found in accepting that God is in control of our lives. That He is gracious. That He forgives those who come to Him in faith. Nawa ay talagang i-embrace natin ito, mga katotohanan ito. Paul says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives. Titus 2:11-12. Mga kapatid, yan po yung pinapakita ng Diyos sa atin ngayon. Kung paano tayo magbago. Kaya itong book na ito, napakaganda pala talaga. You can change.
pwede tayo magbago. When we embrace God's word, when we obey God, when we trust God, unti-unti na pong pagbabago nangyayari sa atin. Often we can be specific about the truth that will set us free from the lies that enslave us. Kasi ang diablo hindi tumitigil na bigyan tayo ng alinlangan. Every day we face battle. Pagkagising pa lang natin eh, binibigyan na tayo ng mga anxiety or mga kaisipan na magpapabigat sa puso natin. But that's why we acknowledge God first in the morning, pagkagising natin. Lord, thank you. Help me. And thank you for this day that you will that you gave me the life, the yung hininga, kakahinga tayo araw-araw, no? And for us to face battle and win the battle is being in the side of God, embracing God's word. Yep. Ay importante na tayo ay papaglabanan natin yung mga anxiety na nilalagay ng diablo sa puso at isipan natin. Giyita doon sa nalagay sa kung paano si Satanas sa itinukso si Eva. Ganon din yung araw-araw natin battle. Para ding same tactics na sinasabi, ito ba yung Diyos mo? Parang ganon, no? Tayo nagkakaroon ng unti ng pag-alilangan sa salita ng Diyos. Pero hindi, no? Gusto natin na tayo ay matatag na parang puno nga doon sa describe sa Jeremiah 17:5-8. So, if I'm enslaved by the need to prove myself, then freedom is found in trusting that I'm fully justified in God's sight through the atoning word of Christ. So, paano po natin ito mararanasan pa, no? Yung pagbabago sa buhay natin. Ito yung mga susunod. Seeing, not knowing, matutunan natin, embracing, agkan natin, pamuhay natin, and then desiring. Gustuhin natin, piliin natin ang mga tinuturo ng Diyos na yun ang tahakin natin. Kung kinukumpara sa dalawang daan, o dalawang uri ng daan, yung sa makipot at saka makipot at saka sa malapad na daan. Piliin natin yung makipot na daan. No, desiring. So, ito, change takes place as we see the glory of God in Jesus. Nagsisimula raw doon, makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon as we know the truth that sets us free. Unang-una, having relationship with our Lord Jesus Christ, but seeing and knowing don't properly capture the force of understanding we need. So, what truths you need to turn to? Yan po, yun yung question na sinasagot natin. It doesn't mean simply acquiring information or agreeing with statements. It's possible to see without seeing. Yan po yung mga verses sa Jeremiah 5:21, Ezekiel chapter 12 verse 2, Matthew 13 verse 13. Sa noong 19th century, theologian
theologian Charles Hodge says that true knowledge of Christ is not the apprehension of what He is simply by the intellect, but also involves, ito yung mga involves sa knowing doon sa sinabi ni Hodge, Charles Hodge, the knowledge of Christ, the corresponding feeling of adoration, delight. Gusto ko yung word na delight, yung meron kang kasiyahan, no? Yung adoration, desire, and contentment. Seeing and knowing Christ is not just receiving information, hindi lamang information about Jesus, but means recognizing Him as the one who is altogether lovely. It's embracing the truth about God and delighting in it. Kaya nga, in Psalms 19:10 says the truth of God's word is sweeter also than honey. Yung masarap, sa parang pagkain napakasarap. Suppose you've never tasted honey. You know it's sweet because you've heard from reliable sources. Heard of its sweetness. But that's a very different kind of knowledge you get when you take a big bite and fall in love with its taste. Kaya nga doon sa Psalms 34 verse 8, we need to taste and see that the Lord is good. So Paul prays that the eyes of our hearts may be enlightened, who He has told us. The riches of His glorious inheritance in the saints. Yan pong Ephesians chapter 1, verse 17 to 18. Yan yung prayer natin. Hindi lang natin makomprehend yung truth with the eyes of our mind, but we'll embrace truth with the eyes of our hearts. This is the key to change. Yan tayo, no? Unti-unti tayo sinasanctify ni Lord. Pagkatapos tayo na justified, unti-unti tayo binabago ng Panginoon. The Puritan Walter Marshall says, the more good and beneficial we apprehend God to us to all eternity, doubtless, the more lovely God will be to us. Nawawala yung alinlangan natin. At saka yung mga affections natin, yung the more will be the more inflamed towards Him. Lalong nag-aapoy yung ating pagmamahal sa Diyos. The more we see God, delighting God, desiring God more than we desire sin. Yan yung prayer din, magandang ipag-pray talaga natin. We desire God than desiring sin. So we need to preach in our hearts or preaching to our hearts. Kailangan po tayong maging mga preachers sa ating mga sarili. We need to preach. We need to learn to preach our own hearts. Yan po sinabi ni... Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. To whom is He speaking? Kanino siya nagsasalita? Sa kanyang kaluluwa.
So, ganun din po si Martin Lloyd-Jones said, have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself? O yun, nakita natin? Nakats mo ba natin yun? Huwag daw tayong makinig sa ating sarili, kundi kausapin natin yung ating sarili. Kaya pala biblical yung ano ko ha, yung pagiging trinity ko. Yung kinakausap yung sarili. We need to take every thought captive in 2 Corinthians 10:3-5. Our problem, says Sinclair Ferguson, is that we think with our feelings. No, tayo ay nag-iisip based on our feelings, so yung nararamdaman natin. We don't always feel joy in God, but faith, we can tell ourselves that He is our. We necessarily, God is your joy. When we find ourselves tempted to engage in sinful behavior, or when we find that our emotions are getting the better of us, we need to speak truth to our hearts. Unconsciously, minsan nangyayari po ito sa sarili ko. Kinakausap sa sarili ko minsan. Yun pala ito talaga dapat na ikausapin talaga natin yung ating sarili. Hindi lang tayo pinapakinggan yung ating sarili. Tayo mismo ay magkausapin natin yung sarili. Bless the Lord of my soul, gaya ni David. And forget not all His benefits. Kapag nakakalimutan natin yung ating benefits sa Panginoon, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, doon sumisingit si Satan na binibigyan tayo ng, o inooferan tayo. Meron siyang mga special promo. O ganito, ganyan. And then, tayo naman nag-yield doon sa kanyang mga ino-offer. Kaya huwag tayo mag-alinlangan sa Diyos. Totoo po ang ating sinasampalatayanan. Says the truth to yourself repeatedly so that it sinks in. God is. Say it slowly. God is all I need. Sabihin ulit natin, malakas. God say it back to Him. You are all I need. Si C.S. Lewis says, the moment you wake up each morning, all your wishes and hopes for the day, animals, and the first job of each morning consists in shoving them all back, in listening to that other voice, taking that other point of view, letting that other come flowing in. So, ito po itinutulungan tayo kung paano natin ma-identify yung mga specific lies, mga kasinungalingan sa likod ng ating mga nagawang kasalanan at mga katotohanan ng na pagpapalaya sa atin. Hindi lamang ina-analyze natin yung mga detalye sa puso natin, kundi yung katotohanan ng Evanghelyo,
yun po ang tunay na nagbibigay ng kalayaan. Minsan, search tayo ng search sa heart natin. Gusto natin baguhin sarili natin. Hindi man tayo nagbabasa ng Bible, paano tayo magbabago? Hindi man tayo gumagawa ng spiritual exercises sa buhay natin. Kaya kung bakit hindi nagbabago ang tao? It's because pinipilit niya ang baguhin sarili niya, pero hindi siya nagbabasa ng salita ng Diyos. So, si John Newton ay nagsulat yung pagpapalaya ng pangalan ng kapangyarihan ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, "The power of Jesus' name. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals his wounds, and drives away his fear. It makes the wounded spirit whole. It calms the troubled beast. Oh, sorry. And calms the troubled breast. His manna to the hungry soul, and gives the weary rest. The rock on which we build, our shield and hiding place, our never-failing treasury, filled with boundless stores of grace." So mga kapatid, ganda po ng sinulat na ito na kung paano kaganda ang pangalang Jesus sa buhay ng Kristiyano. Ito po yung mga nagpapabago sa buhay ng isang tao tungkol about ito tungkol sa Panginoon Diyos. Sa Psalm 62:11-12 says, "Once God has spoken, twice have I heard this, that power belongs to God. And that to you, O Lord, belongs steadfast love. The key truths that God declares about himself are his greatness and glory. Power belongs to God, and his goodness and grace. To you, O Lord, belongs steadfast love." So mga kapatid, ito yung i-mind calculate sa i-mind natin. God is great, so we do not have to be in control. Not have to fear others. God is good, so God is glorious. We do not have to look elsewhere. God is gracious, so we do not have to prove ourselves. So there's much more, no? Parami pang to be said about God than is covered by these four truths, but they offer a powerful diagnostic tool for addressing most of the sins and emotions with which. So ito na po yung mga binibigay na katotohanan sa atin. Sana ma-memorize natin to, no? Every day. God is great. God is glorious. God is good. God is gracious. Ito yung apat na katotohanan na tutulong sa atin upang tayo magbago. Ito yung mga idadiagnose natin ng ating mga kadalasang mga kasalanan at emosyon at mga palagi ang pakikipagtunggali sa kasalanan. Unang-una, isipin natin that God is great. Dakila ang Diyos. So we do not have to be in control. Traveling at the speed of light, 186,000 miles a second, you would encircle the earth 7 times in 1 second and pass the moon in 2 seconds. At this speed would take you 4.3 years to reach our nearest star.
and 100,000 years to cross our galaxy. Ganyan po kalawak ang kadakilaan ng Diyos kung paano niya nalikha yung mga planeta. They are thought to be at least 100 billion galaxies in the universe. Isipin niyo po yan. Ganyan ang Diyos, no? Ganong katindi po yung kanyang mga nilikha. Just last Sunday, pumunta po kami sa botanical. Namangha kami sa mga iba-ibang klaseng mga halaman. At hindi namin maiwasan banggitin na napakagaling ng Diyos na lumikha ng mga maliliit na halaman na yon na iba-ibang klase. Napakaraming mga halaman sa botanical. Iba-ibang pangalan, napakaraming mga flowers. Mga ano pa yon? Cactus. Iba-ibang klaseng cactus. Eh dito sa book, an example, yung galaxies. There are 100 billion galaxies in the universe. Imbisipin niyo po yun. Yung pinag-usapan lang namin nung Sunday, yung mga iba-ibang klaseng halaman. Itong example ng nagsulat, galaxies. Would take 2 million light years to reach the next closest galaxy. Ganun ka yung mga distansya ng bawat galaxy, napakalayo. And 20 million to reach the next cluster of galaxies. And you have still only just begun to explore the universe. Mga kapatid, umangha tayo sa Diyos na meron tayo. All this was created when our God simply spoke a word. Ganon. Isang salita lang niya, lahat ng mga galaxies na yan, nagawa. In fact, Isaiah tells us that he marked off the heavens with the breath of his hand. Isaiah 40 verse 12. It's a special metaphor for a God who exists outside space, but it gives us a sense of the scale of God. So, gusto nyo pang ma-describe pa ang Diyos natin? The whole universe fits into His hand. Gano'ng kalaki yung kamay ng Diyos sa lawak ng mga ginalikha niya. Hold your hand up. The universe is that big to God. Hebrews 1:3 says, Jesus sustains it all by the power of His word. He works all things according to the counsel of His will. Ephesians 1:11. In the mysterious way that involves human freedom, God orders every event and determines every action. Hindi pa nangyayari, alam na ng Diyos. The king's heart is stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He wills. Proverbs 31 verse 1. Napapangyari kahit yung mga imposibleng bagay ay kaya mong gawin ng Diyos. Even evil actions are part of His plan. The conspiracy that sent Jesus to the cross was the result of evil choices by human beings. Yet, they did what God's power and will had decided beforehand should happen. Antindi ano mga example nito? From the movement of atoms
to the complexities of human history, God sustains and rules all. Ay, nako, napakadakila po ng Diyos natin. Napaka, itong mga example natin, mamangha ka talaga. Kaya ang sarap mag-paint eh. Nai-enjoy ko ngayon yung pagpipaint ko talaga. Every color, every subject na pinipaint ko, wow. Tsaka yung pagtuturo ko po ng mga kids sa art class, ay makita ko yung mga work ng mga bata, kahit lang simpleng bahid lang nila eh, na-appreciate ko na yung ganda. Pag-mimix ng color. I wonder if you ever lost work on a computer because it crashed. Ito po yung mga example, no, nangyayari. It happened to me that the other day, sabi po, I let out a loud no, no? Yung patapos ka na tapos may nangyaring surprisingly na sira yung computer na wala lahat yung mga ginawa mo. So ito yung mga realidad na nangyari sa buhay ng tao. At tayo ay iiyak talaga minsan na parang, wow, bakit mo pinaintuloy to? So, ito yon, parang nagtatanong na kagad kay God, Lord, bakit mo pinaintulot ito? So, sabi niya, I was rejecting his sovereign rule over my life. Kaya ayaw nila yung mga iba, ayaw nila sa Diyos dahil sa mga ganitong klaseng nangyayari sa buhay. No, God, you don't know best. Your rule is not good. Otherwise, would you let this happen? Alan is sitting on the train. Inexplicably, it stopped just outside the station. Naranasan niyo na yan, biglang nasira yung train, na antala ang yung biyahe. He's getting angry because it looks as if he'll miss his hospital appointment. Beth is stressed, replacing the family car, has wiped out their savings. Now she's worried that they won't have enough money at the end of the month. When her husband comes home with an expensive looking bunch of flowers to cheer up, she just bursts into tears. Wala na silang pera pero nakabili pa yung asawa niya ng flowers. Colin's getting very frustrated. He's trying to get a new community project going, but everything seems to be going wrong. As a result, he's getting irritable with his children. Imagine, very helpful siya sa mga community nila, pero pagdating sa pamilya, nag-irritable siya sa kanyang mga anak. Dorothy, lying awake night thinking about her friend, Eileen. Eileen seems to be sleeping into postnatal depression. Dorothy's looked after Eileen's baby a couple of times, but she has her own responsibilities. She wishes she could do more. O nga, parang gusto mong tumulong pero yung oras hindi na nakaya. So dito, 5:43, ito po yung kwento na kung paano po sa Mark 4:35 dinisplay ni ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang kapangyarihan dito sa mundo, sa mga spirit world, over sickness and even over death. Yung istorya po ng yung highlight ng mga kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang authority. Binigyan po niya ulit ng buhay ang namatay na babae. From death as easily as you, or I might throw someone from sleep, no? Ganun din po yung sinulat ni Mark, presents the alternatives of fear and faith. Nung nangyari po yung mga disciples, ay sila'y natakot sa matinding bagyo.
sa gitna ng dagat. Sila po ay mga fishermen at karamihan sa kanila mga magagaling po sila sa paglangoy. Pero dito para silang may phobia. Yet, sinabi ng ating Panginoong Jesus, nirebuke sila, bakit kayo natatakot? Have you still no faith? Sabi po ng Panginoon sa kanila. Yung mga tao ay nakita nila yung mga yung tao na na-possess ng demon possess. At ang Diyos ay ang ating Panginoong Jesus doon sa chapter na galing po niya. Meron pong babaeng lumapit sa kanya at natatakot. But Jesus speak a word of peace to her because of her faith. She has no need to fear God. Jesus' word to Jairus is the punchline of the section. Sabi po doon sa verse 36 ng Mark 5, do not fear, only believe. So God is greater than all the things we fear. These stories don't teach that we'll never face sickness or death. Instead, they teach us that we need not fear the circumstances of life because God is in control. Yan po, ang Diyos ay may na nasa control. So He works good for us in every circumstance. He brings us safely home to glory. Yung kamatayan ay hindi ito yung last word. The last word is Talita Kumi. Little girl, I say to you, arise. In verse 41. So, anong nangyayari po kung hindi natin totally pinagtitiwalaan ng Diyos ang kanyang soberenya na siya ay in control? Nangyari po ay tayo ang nagtitik control sa sarili natin and we make harmful way through manipulation and domination. You might wear yourself out with busyness and frustration. You make your security and wealth a bigger priority than God's kingdom. Ay, baka magkaroon ng taggutom. Eh, kailangan ko ipon ng mag-ito po, magtrabaho. Until such time, wala ka ng time sa Panginoon. We become preoccupied with the bills and money becomes our main obsession. All because we don't believe our Father knows what we need. So, ang ating Panginoon Jesus goes straight to the heart of the problem. Our little faith. Sabi po sa Luke 12:25-31, which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? O you of little faith, and do not seek what you are to eat and what you are to drink, nor be worried. For all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them. Instead, seek His kingdom, and these things will be added to you. So, ito yung madalas natin na nangyayari. We often associate the sovereignty of God with theological debates. For all of us, it's a daily practical choice. Yung issue of escapism, yung umiiwas tayo, I have to choose between a fantasy in which I'm sovereign and the real world in which God is sovereign. Yun nga, parang
kinakategorize natin na fantasy yung salita ng Diyos na hindi totoo. Between my false sovereignty of sovereignty and God's real sovereignty. Yung sarili natin. Yun pa rin yung namumuno sa buhay natin. So, when I feel like running away, I have to choose find refuge in God. So, dito muna po tayo magtatapos. Bagamat meron pa po tayong lusanang puntos pa. Pero lumalalim ang gabi, kahit hindi natin to dinidig, no? Anyway, tayo po ay nawa ay napagpala po sa mga narinig po natin. I myself feel, I really felt that marami akong mga nakita dito na mga principle na pwede po nating i-embrace. Lalo na po yung sinabi ni Jeremiah na tayo ay parang mga puno sa tabi ng tubig na nanaghana. Kung tayo po ay laging nakapundasyon yung ating buhay sa salita ng Diyos and we embrace God's Word at upang hindi po natin hindi tayo mag-yield doon sa offer ni Satanas. Kung paano in-offer niya si Eva doon sa Garden of Eden. So, the whole chapter nito, what truths do you need to turn to? Upang no-offer niya si Satan, no, yung si God, no? All I need is God. Yun po yung talagang pinakasabihin natin na sarili natin upang tayo magbago. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po na tunay na yung mga salitang siyang nagbibigay sa amin ng lakas, ng inspirasyon upang magbago. Hindi po yung namomotivate lang kami baguhin sarili namin, kundi Panginoon, it is your work, O God, to change us. Your word are true and help, give us, Lord, the desire, give us the delight, O God, while we are studying your word, Lord, just like food, taste and see that the Lord and that the Lord is good, Panginoon. Ganun nga po ang aming pong maramdaman sa inyong mga salita. Na hindi kompleto ang bawat araw namin. Na hindi po namin marinig o mabasa ang inyong mga salita. Huwag nawa ni Katiting ay magkaroon kami ng alinlangan sa inyong mga salita. Bigyan niyo kami ng kabuuan ng aming puso, ng isipan, na inyong mga salita ay tunay. At ito ang magpapabago sa buhay ng mga tao, Panginoon. And we need to preach the gospel each day in our lives, O God. Hindi lang namin pakinggan kung anong sinasabi ng sarili namin, kundi kayong aming pakinggan, Panginoon. Salita mo. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy po namin pag-aralan ng mga salita, lalo itong book na ito, Panginoon, napakaganda. Salamat po kay Tim Chester. At siya po ay nakabuo ng ganitong mga babasahin, Panginoon, pang magbigay na sigla. Saan man siya ngayon, Panginoon, itong author nito ay patuloy mong pagpalain. Pamilya, Panginoon. Lord, we thank you so much for your grace. We bring back all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening. Sana po ay kayo po ay gising pa at this moment. O gising na po kayo. Tapos na po yung
po natin. Or meron po kayong mga question or gusto nyo pong i-share na experience ninyo, nagkaroon kayo ng mga turning point or